Curious ba kayo kung ano ang itsura ng tiyera sa Japan? Sa video ng ito, ipapakita ko sa inyo, kaya huwag kayong aalis. What's up, inasang konnichiwa. Welcome back to Bryson TV YouTube channel. So, kumusta kayo? Sa channel na ito, ibinabahagi ko kung paano kayo mag-apply ng trabaho papunta dito sa Japan. Kaya naman, kung bago ka sa aking channel, please subscribe and make sure na i-click mo yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na video. At minsan, meron din akong Facebook page. Pwede nyong i-follow yon. Pwede kayong mag-message doon kung meron kayong question. Pwede rin kayong mag-request ng video na ating pag-uusapan. And let's start! Ang official Japanese term ng currency dito ay yen sa English. At en naman sa Japanese, na ang ibig sabihin ay bilog or round. Magamat ang alam natin na symbol ay ganito, pero dito sa Japan, ang ginagamit nila ay ganito. Ang kanji character ng yen or en dito sa Japan. Okay, dumako na tayo sa mga pera. Ang coins na ginagamit dito ay 6. At unahin natin sa 1 yen. Ito ang 1 yen. Kung makikita nyo, kung mapapansin nyo, focus ka. Focus. So, ayaw nyo mag-focus. Gagawa na lang ako ng ibang clip para dito. Ang 1 yen, ang pinakamagaan at pinakamaliit sa mga coins dito sa Japan. Wala kang mabibili sa 1 yen. Ginagamit lang ito pang sukli. Kung magkakaroon ka ng 3 yen or 2 yen, pwede mo na siyang maibili ng plastic bag sa supermarket. At ang sumunod naman ay ang 5 yen. Ang 5 yen ay meron siyang butas sa gitna at ang kulay niya ay medyo copper. Sa 5 yen, makakabili ka na ng isang big plastic bag na pwede mong gamitin sa grocery. At ang sumunod naman ay ang 10 yen. Meron itong design na Golden Temple na matatagpuan sa Kyoto. At halos kasi laki ito ng piso natin sa Pilipinas at medyo malaki ito ng konti sa 5 yen. At ito yung pinakamababang coin na mabibili mo sa mga vending machine dito sa Japan. At ang sunod naman ay ang 50 yen. May butas din siya sa gitna katulad ng 5 yen. Pero mas maliit ang size niya compare sa 5 yen and 10 yen. Ang 50 yen ay pwede mo rin siyang ibili sa vending machine dito sa Japan. Ang sumunod naman ay ang 100 yen. Mas maliit siya ng konti sa 10 yen at pwede mo rin siyang pambili sa vending machine. Ito yung lagi kong ginagamit pag bumibili ako sa vending machine kasi halos lahat ng drink sa vending machine is 100 yen. And last, ang sumunod naman ay ang 500 yen. Ang pinakamalaki na currency na coin dito sa Japan. At kung nandito ka na sa Japan, try mo mag-ipon ng mga 500 yen. Bumili ka sa Daiso ng mga coin bank at magugulat ka pag nakaipong ka ng marami. And dumako naman tayo sa mga bill or perang papel. Ang pinakamababang perang papel dito sa Japan ay ang 1,000 yen. Ganito ang itsura ng 1,000 yen. At ang sunod naman natin ay ang 2,000 yen. So, ganito ang pera ng 2,000 yen. So guys, alam nyo ba na ang 2,000 yen ay lumang pera? Napaka-rare na ng 2,000 yen dito. Halos hindi na umiikot dito sa Japan. I am very lucky na meron ako nito kasi sobrang rare talaga nito. At ang sumunod naman ay ang 5,000 yen. So, ito ang 5,000 yen. Yan. Kung i-convert natin yan sa peso, almost 2,000 pesos na lang. Yes, bumaba na po ang currency ng yen simula ng nagpandemya. And last, ang sunod naman natin ay ang 10,000 yen. Ang pinakamalaking bill ng Japan. Ito yung 10,000 yen or mas kilala natin sa tawag na lapad. Yan. Kung meron kang kamag-anak dito sa Japan, tito, tita, ninong, at binigyan ka ng 10,000 yen, aba, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Tanggapin mo na. Kasi nagkakahalaga lang naman ito ng tumataginting na 4,000 pesos. Kaya,
tanggapin mo na. At doon naman sa mga magtatrabaho dito sa Japan. So, ganito po ang sasahurin natin dito. Sabi nga, lapad-lapad, sagot sa kahirapan. Tama ba? Yung ba yun? Pagpasensya nyo na. Kung ikukumpara natin yan sa pera natin, sa Pilipinas, ayan, so 20 pesos lang ang meron ako. Naipit lang to sa wallet ko nung umuwi ako ng Pilipinas. So, yung haba niya, kung ikukumpara natin, halos magkasing haba siya, pero lamang pa rin yung yen. Kung makikita nyo, may konting, ano pa? Ayan, may konti. And then, yung taas niya, malaki talaga yung diferensya. Ayan. So, kaya siguro siya tinawag na lapad, talaga namang literal na malapad. And kung i-confirm natin yung 10,000 yen sa other Japanese bill, talagang mas malaki ito, yung 10,000 yen. Ito yung 10,000 yen and 1,000 yen. I-confirm natin. Look. Mas mahaba ang 10,000 yen compare sa 1,000 yen. Pero yung height niya, parehas lang. And sa 2,000 yen naman, ganun din. Mas malapad, mas mahaba yung 10,000 yen. Mas mahaba. And sa 5,000 yen, sa 5,000 yen naman, ganun din. Mas mahaba siya. Yung taas niya, parehas lang. Yung haba, mas mahaba din siya. Sa perang papel dito sa Japan, minasang, mas mataas yung value, mas malaki yung size. Kung i-compare natin, no? So, ganito yung ano ng Japan. Ganito yung pera ng Japan. Ayan. Simula, 1,000 yen, 2,000 yen, 2,000 yen, 5,000 yen, and 10,000 yen. So, hindi sila pare-parehas ng size. At kung mapapansin nyo din, minasang, na sobrang dami ng barya dito. Kasi ang sinusukli sa mga tindahan, sa mga supermarket, ay mga coins. Kaya kung ayaw nyo tumaba ang wallet nyo nang dahil sa coins, gumamit kayo ng coin first. Ihiwalay nyo yung mga coins sa perang papel para hindi tumaba yung wallet nyo at hindi rin mabigat. Pero kung ayaw mo naman dumami ang mga barya mo sa bulsa, ang barya mo sa wallet, sa coin purse, pwede ka rin naman gumamit ng debit card or credit card. Kasi dito sa Japan, minasang, simula nung nagpandemya, pinopromote na nila ang cashless payment. Pero meron pa rin namang tindahan na hindi tumatanggap ng card. Pero ilan-ilan na lang. Kasi dito sa Japan, halos lahat ng transaction ay cashless na. So yun lang, minasang, comment down below kung meron kayong question, suggestion, at pwede natin yan pag-usapan dito. And like this video kung nagustuhan mo, at kung sa tingin nyo ay nakatulong ang video ito, please subscribe, share, and again, thank you for watching po. Kita-kits tayo sa susunod na vlog. Adios!